So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa channel ko. So ayun, nandito ako sa bahay. So nakikita niyo sa likod ko, ito yung breeding area ng ating mga guppies. Pero for today's video ay maglilinis tayo ng fry section ng ating mga platinum king muli. So meron akong naipon na konting tubig sa drum, yung mga pabugso-bugso ulan ng mga nakaraang araw. So naka-ready na sila para ilagay sa ating concrete pan. So lilinisin natin at ita-transfer natin yung mga fry ng ating platinum king moly doon sa stock na pan natin. So yung tubig doon nasa buwan na ata. So ilalagay natin doon para naman na mabilis silang lumaki. At syempre, in preparation na rin sa mga bagong fry ng ating platinum king moly. So ayun, ipapakita ko sa inyo. Samahan nyo ako. Let's go! So ayun mga pre, welcome dito sa breeding area ng ating mga mollies. So bilang brief update na rin. So yung nandito, yung mga ginagrow out natin na gold dust balloon molly. So nandito sila, ayan, nakikita nyo. So pasensya na kayo mga pre dahil green water tayo kasi nga summer na summer ngayon. So kung nakikita nyo, tuyot na tuyot yung buong paligid. So wala tayong tubig na magamit dito kasi nga yung water system natin ay tumigil na. So ito, nandito yung breeder ng ating platinum king balloon molly. Ayan, so konti lang yung breeder natin at may mga fry na nandito. So dito naman, ito yung mga breeder ng ating gold dust balloon molly. Yung problema, hindi sila lumalabas. So ito yung dalawang pan na to, yung sinasabi ko na linisin natin. Pero dahil kulang tayo sa tubig, so ito yung unahin natin mga pre. Itong mga fry na to, unahin natin to at ilalagay natin dun sa medyo malaking nalalagyan. So meron tayo dyang pailan-ilan na nalagay. So idadagdag natin to. So medyo marami yung mga fry na nandito, hindi nga lang lumalabas. So dito, mga assorted mollies natin. Ayan. So dito, platinum king molly din. So isasabay natin to dun, ilalagay dun. So dito, ito yung mga fry ng ating gold dust balloon molly. So napakaraming fry na to. Yung nandito siguro nasa 150 pieces or 200 pieces na yung nandito. Pag nagkatubig tayo ay itatransfer natin yung mga to dun sa bagong concrete natin. So ayun, ito yung linisin natin. So simulan na natin mga pre, samahan nyo ako. Let's go. So ayun mga pre, nagpapalabas na ako ng tubig. So meron tayo dyang net para kung may lumabas man na fry ay madali nating makuha. So ayun, habang nagdi-drain ako ay pupuntahan ko muna yung mga guppies natin at i-update ko kayo. So sumahan nyo ako. Let's go! So ayun mga pre, habang nagdi-drain tayo dyan ay check muna natin yung status ng ating mga guppies. So grabe yung tubig nila. Pero okay pa naman to mga pre, nasa iwan condition pa. So marami tayo dito available na dambu ear mosaic. So parang nangangayayat na sila dahil nung nakaraan halos 4 na araw ko din nakapagpakain. At syempre wala talagang tubig. So naapektuhan yung growth ng kanilang katawan. At syempre yung coloration nila nag-iba na rin. Pero babawi tayo mga pre. So siguro sa next natin na video, hindi ako sure kung matatapos ko yan yung isa, tatapusin ko yung isa. Pero kung hindi, siguro sa mga susunod na video, ito yung gagawin natin. Alinisin natin to, tapos i-out natin yung mga Japan Blue Gold Double Sword na nandito at yung ating Silver Koi Guppy. So nandito, ta-transfer natin tong Silver Koi Guppy doon sa tab na to at linisin natin to. So nakapag-out ako dito nung nakarang araw ng 10 trio. Pero ayan o, tingnan nyo, medyo marami-rami pa yung natira. So go juvie size na yung mga to.
So pwede na tong i-out next month. So sana nga magkatubig tayo. So linisin natin to kasi na-interest to ng palaka. Ewan ko kung saan na naman dumaan yung palaka na yan. So laging-lagi na lang, ayaw talaga akong tantanan. Siguro yung palaka may crush sa akin. So ayun, yung mga gapis natin dito ay all set pa naman. Siguro sa mga sunod na video natin ay mag-update ako dito. Lahat-lahat, i-update ko para makita nyo kung ano yung available. Pero sa shop natin mga pre, available yung Japan Blue Gold Double Sword. So marami tayo dyan. Yung EBM natin, marami dyan. Ang lalaki na ng mga female dyan. Yung Dambu Ear Mosaic. Ayun, meron tayong stock dun. So PM nyo na lang ako. O di kaya mag-comment down below dito sa ating video. So hindi po tayo kaya mag-ship ng nationwide. So hanggang within vicinity of Iloilo lang tayo. So point to point lang ng Iloilo. So hindi po tayo pwedeng mag-ship outside dahil wala tayo permit. Mga pre, malaki na yung nabawas sa tubig natin. So tingnan natin kung may mga fry na nakuha dito sa net. Yun! So napakaraming fry. So hindi fry ng isda kundi ayan na naman, palaka na naman. So lagi-lagi na lang. Ayun, merong isa. So kukunin natin yan mga idol. So kuha lang ako ng net. So ayun mga pre, ito yung isa sa problema natin dito. Talaga yung oras natin. Kasi taliwas yung available na oras natin sa oras na dapat sana ay ialaga natin sa mga alaga natin. Dahil tuwing umaga, busy tayo sa karinderya. At yung time natin ay hapon lang. So sana gagawin natin ito yung ginagawa natin umaga. Pero wala tayong magagawa dahil nga hindi magkatugma yung schedule natin. Kaya mag-a-adjust na lang tayo. So yun, ipapakita ko sa inyo dahil nakikita ko na yung mga fry natin. So let's go. So ayun mga pre, kitang-kita ko na yung mga fry ng ating Platinum King Moly. So ayun no. So marami-rami pa naman yung natira. At syempre, iyan na naman yung mga palaka. So lagi-lagi na lang. So ganun talaga. Kasi by nature, ganun talaga yung mga palaka. Maghahanap talaga yan ng magandang lugar para mangitlog. Kasi nga ngayon, walang tubig yung mga sapa. So ito yung pinaka best place na magparami sila. So naiintindihan naman natin. So yung atin na lang yung gagawin talaga, yung mag-adjust kung paano natin mapagtatagumpayan yung hamon ng mga predators na nandito sa ating outdoor ponds. So ayun, manguha na ako mga pre ng mga fry. So let's go. So ayun mga pre, ito na yung mga fry ng ating Platinum King Moly. So kunin ko lang yung tank na to at lalagyan natin ng tubig. So siguro dito tayo kukuha kasi medyo malinaw yung tubig na nandito. So gagambalain ko muna kayo. Yun. So ayun, ilalagay ko lang muna yung mga fry natin dito sa viewing tank para makita nyo at i-update ko kayo mamaya. So ayun mga pre, nakuha ko na yung mga fry ng ating Platinum King Moly. So nandito na sila. At tingnan nyo naman kung gaano naman kadami. Yun o. Grabe.
So ayan, no, tingnan niyo sila kung gaano karami sila sa loob ng pond. Ayan, napakarami. So ayan mga pre, lilinisin ko lang to para makapaglagay na tayo ng tubig, at pagkatapos ay i-update ko kayo dito at papakita ko. Let's go. So ayan mga pre, meron pa ako natirang tubig dito sa drum. So nasa siguro nasa 70% pa yung laman ng dalawang drum natin. So meron ako ditong AquaSpeed A2000. So ayan, so isasaksak natin. So mahirap mag vlog na wala taghawak ng camera, pero okay lang yan. Yun. So ayan, umaandar na siya at nagpa-pump out ng tubig papunta dun sa ating pond. Yun. So ayan, nagpa-pump out na siya ng tubig. So dahil malinis na yung pond natin, sisirado na natin to. Sasarahan na natin para makapag-ipon tayo dito ng tubig. At sana hopefully umulan sa mga susunod na araw para naman na magkaroon tayo ng tubig ulit. So ayan, ipapakita ko na sa inyo mga pre yung mga fry na nakuha natin. Let's go! So ayun mga pre, lalagay na natin to sa kanilang grow out pond. Yan, so ilalagay natin dito. So pasensya na kayo sa ingay, ganun talaga kapag nagbo-vlog tayo, matik yung ingay sa paligid. Pero ayan, so i-release natin to mga pre, para naman na mabilis silang lumaki. So after 2 months, so posible magkakapera na tayo ulit. So yan, release natin mga pre, let's go! Yun. So dito na sila mamamalagi mga pre sa loob ng 2 buwan. So hopefully bumalik na yung water system natin. So malilinis natin ito ulit at magiging clear na yung tubig. So ayun mga pre, maraming salamat sa patuloy na panonood. At syempre, huwag niyong kalimutan mag-comment down below para malaman ko naman kung hanggang sa naaabot yung video ko. At syempre, sa next video natin, lahat ng magko-comment ay shoutout natin. So yun, maraming salamat mga pre. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video ang ginagawa ko. So mga pre, God bless us all and bye-bye!